Shiro, hindi lang ikaw nagugutom dito. Tama! Kami gutom at pagod na rin tulad mo, Shiro. Kapag umangal ka pa, iiwan ka namin. Bakit mo naman nasabi yan? Sa cute mong estudyante ng tulad ko? Sinabi mong cute ka? Pwede ba? At ikaw lang may gusto na maging estudyante ko. Aba, sumusobra ka niyata. Sana pumili nila ng mas mahusay na guro. Huwag mo sabihin yan! Eh, ano ngayon? Sumusobra ka talaga! Naiinis na ako sa'yo! Mas matanda ako sa'yo, dapat mo ako sundin! Problema na naman! Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Masyado kayong reklamador! Nakakahiya kayo para mag-away ng ganyan! Ang ganda ng pagsalubong nila kay Mao. Oh, anong... Maligayang pagdating sa bayan ng Shouyong, Master Lu Mao Sing. Anong... Sino kaya siya? Ang sarap! Sa wakas nakakain din ako. Teka, bakit hindi kayo kumakain? Wala ba kayo nararamdaman na kakaiba sa pagsalubong sa atin ng taong di natin kilala? Oo nga, napansin ko rin. Hay naku, wala talagang pakialam si Shiro. Basta sa pagkain, walang pakialam yan. Bakit ba lagi ako nakikita mo? At ano naman ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mo kumain, oh? Ako na lang kakain. Kaya hindi ko sinabing hindi ako kakain. Kain yan! Sa sasakon na ito, hindi na mahalaga kung ikaw ay ang guro. Sino na siya ang kakain? Sandali, Shiro. Marami ka dyan. Kumuha kayo hanggat gusto nyo. Pero bakit nyo kilala si Mao? Paano nyo nalaman? Oo, kilala namin siya. Walang hindi nakakaalam tungkol sa pinakabatang special cooking master na si Master Lu Hongxing. At nakarating na pala sa malayong lugar na itong tungkol kay Mao. Sikat na sikat ka na talaga, Mao. Natutuwa ako para sa'yo. Shiro! Sobra ka na talaga! Nanggigigil lang sa'yo! Tignan mo, ang black and dish, Mao. Ha? Ang black and dish? Yan ang... Yan ang iniisip ko! Yan ay ang gover dish na nagmula sa Sichuan, Meili! Alam ko rin yan! Ang toppings nito ay inilalagay sa ibabaw ng sinangag na kanin bago ihain sa mga customers. Oo, sa maingay na tunog nito, ang roasting aroma ay kumakalat. Hindi lang ang lasa nito ang magugustuhan nyo, pati na rin ang tunog at amoy nito. Para sa inyo, Master. Salamat! Kumain na tayo! Hindi nyo man lang ako inintay! Ang bagal mo kasi! Ano masasabi mo? Nagustuhan niyo ba ang aking hinanda at nilutong pagkain para sa inyo? Ito'y napakasarap! Kuya Mang, napapansin ko ang bait mo sa mga babae. Alam mo na ang lasa nito ay simple lang. Tapos sasabihin mo na... Shiro! Hindi mo dapat sinasabi yun! Gusto ko na mga extra o sabit lang dito na hindi nakakaunawa ay manahimik na lamang. Kami? Extra? Binabastos mo ba kami? Oo nga! Para sa iyong impormasyon, ako yata ang unang estudyante ni Mao. Siya nga pala, alam mo ba kung saan dito ang restaurant ni Master Kayu? Naparito kami para bisitahin siya. Hindi ko nasabi sa'yo na lolo ko si Sir Kayu. Yung lolo? May gusto yata siya kay Kuya Mao. Dalhin niyo na sa akin yan. Anong mga ito? Para malaman niyo, narinig ko na ang kwentong ito ay may 50 taon na ang nakalipas.
ang aking lolo na si Kayo ay nagtagumpay sa paggawa ng special na blackened dish. Ang iba't ibang disenyo nito, ang pambihirang presentasyon at kakaibang sarap at lasa nito ay nagpahanga sa mga tao. Nung bumalik siya dito sa Shuyong, nagbukas siya ng restaurant at lagi siyang gumagawa ng dish na ito. Ang kanyang kasikatan ay umabot sa iba't ibang probinsya. Pero namatay siya nang hindi man lang niya naibigay ang recipe nito. Naiwan na lang sa amin ang mga kagamitan at hindi namin alam kung paano ito gamitin. At ang masahol pa doon, si General Leng ng Yunnan Province na nakakaalam sa blackened dish ng lolo ko ay humiling na ipagdiwang ang 10 taon ng pagkakagawa nito. Darating siya bukas pero walang ibang nakakaalam kung paano ito lutuin. Wala rin kaming mahanap na nakatikim ng dish na yun kahit na akong apo niya ay di alam kung paano ito lutuin. Nung nakatanggap ako ng sulat na mula kay Master Chuyu na sinasabing pupunta ka sa bayan namin, matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo. Pakiusap, ipakita mo sa amin ang iyong galing bilang special cooking master at muling buhay na misteryosong blackened dish. At kung hahayaan namin si General Leng na mabigo, hindi namin alam kung anong klaseng parusa ang aming kakaharapin. Ikaw na lang ang huling pag-asa namin. Pakiusap, tulungan mo kami. Wow! Wala kang dahilan para pumayag sa sinasabi niya! Huwag ka nga makialam sa pinag-uusapan namin. Ang pinakikiusapan ko ay si Master Liu Mao Sing at hindi ikaw, May Lee. Naiintindihan mo ba, Mao? Sabihin mo sa kanya na tinatanggihan mo siya! Narinig mo ba ako, Mao? Oo, alam ko. Master Liu Mao Sing? Ang misteryosong blackened dish! Gusto ko itong subukan! Ano? Talaga? Ang dish na yun ay nilikha ng aking dakilang senior cook na si Master Kayu. Susubukan ko ito! Salamat, Master Liu Mao Sing. Mao! Gawin mo makakaya mo, bata. Pag-usayan mo. Bakit masyadong sabik na sabik si Mao? Bakit kaya siya ganun? Ilagay na yung topping sa ibabaw ng kanin. Shiro, ito na pinakahihintay nating blackened dish! Ang maingay na tunog at ang roasting aroma nito ay kumakalat! Mukhang masarap! Mau, mas masarap ang ginawa mo kaysa sa niluto ng babaeng iyon! Pero simpleng luto lang yung ginawa ko na blackened dish, Hiro. Ang iniisip ko kung ano kaya ang itsura at lasa ng misteryosong blackened dish na yon. Ang misteryoso dito ay itong 3 piraso na mga kagamitang naririto, Mau. O, tignan mo! Oo. Ang kagamitan na ito ay mukhang maliit kumpara sa kawali. Kakaibang gamit ito. At 3 malalaking kadena. Pasan kaya ito? Naiinis na ako sa'yo, Mau. May Lee! Alam mo, gusto ko lang gamitin ang babaeng yon. Halata naman sa itsura niya eh. Bakit ka pumayag? Talagang kakaiba at hindi ko maintindihan ang babaeng yon. Napansin mo rin? Pero bakit tinanggap mo pa ang pakiusap niya sa'yo, Mau? Maili, nagsaselos ka siguro sa babaeng yon. Aminin mo na. Puro kakalokohan. Ano sinasabi mo nagsaselos ako? Hindi ito